welcome to my channel. At salamat po sa panonood ng aking mga video. Ang gagawin po natin ngayon ay mag-propagate nitong Dracaena marginata. Ang Dracaena marginata na ito sa amin ay masyado ng matangkat. Ayan po siya. So, patas siya ng pataas. Kaya gusto ko na siyang putulin. Ito yung pinutol ko noon, mga 2 months ago. So, meron na siyang 3 sibol. So, mataas siya. At ito yung top cut niya, yung pinutol ko. At itinanim ko rin ng sa isang pot. So ang gagawin po natin ay i-kakat natin or puputulin ito. Itong malaki. Yan. Tapos itanim po natin. Pero ang pagtatanim nito ay may sekreto. Hindi lang basta itatanim. Kasi pwede siyang mabulog. So ngayon, putulin na natin. So gamit lang po tayo ng isang chef knife na paputol dito. Dito ko siya puputulin. So mga halos almost 1 meter siya sa taas. Kasi gusto kong itanim yan na mataas. Tapos idagdag yung maliit. So dito ko siya puputulin. Yan, madali lang. Ayan. So ito na siya. Ang gagawin po natin dito ay hindi natin itatanim kaagad kasi fresh pa itong pinagputulan natin. Kaya maghintay po tayo ng mga more than 5 days para maghilom ito, para pag itatanim natin ay hindi mabubulok. Ganun po ang ginawa ko doon sa una kong pinutol. Tapos ito naman, automatic na siyang magsisibol. Walang problema dito. Kasi matanda na siya, kaya magsisibol na magsisibol siya. Kagaya nitong ito, nagsibol din siya ng 3. Pag lumaki ito, magandang putulin din hanggang dito ulit para magandang i-display sa loob ng bahay. So ito, ilagay lang po natin doon sa lilim yung walang araw, pero bright naman, para hintayin natin na maghilom lang ito ng for several days, then doon po natin itatanim. So dito po natin itatanim, and as usual ilalagyan ko po ng net para hindi mahulog yung mga lupa. Punuin na natin kasi itutusok lang naman natin. Pero bago natin ito, so lalagyan ko po ito ng kwan, ng stick dito para pagkapitan niya, kasi masyado siyang mataas at matutumba siya. So itutusok ko ito. Ito yung barbecue stick. Tapos
Tapos tatalian ko dyan. Ito yung tie wire. Pero ang gagawin ko, itatali ko pa rin ito sa isang punong kahoy para hindi siya matumba pag may naghahangin-hangin, pag humahangin-hangin. So, hahanap po tayo ng malaking puno na ita na pagtatalian. Okay, so dito ko po siya itinali. Ayan. Kasi masyado siyang mataas. At ito naman po yung unang tinanim ko na buhay na buhay na po. So yan po. Para stable siya, hindi siya matutumba kahit na may malakas na hangin. So yan lang po ngayon yung pag-propagate ng Dracaena. Maraming salamat po ulit sa mga walang sawa ninyong panonood ng aking mga video. Sana po ay mag-subscribe po kayo para mapanood nyo pa yung mga upcoming videos ko. Maraming salamat po. Bye-bye!